Marami na tayong naipakitang mga produkto sa lalawigan ng Aklan, partikular sa bayan ng Malinaw. Tulad ng pagkukopra sa Barangay Navitas, paggawa ng iba't ibang produkto na gawa sa kawayan sa Barangay Dangkalan, at paggawa ng mga abaca products sa Barangay San Ramon. Isa lamang ito sa patunay na ang mga Malinaw noon ay masagana sa hanap buhay at may angking galing sa paggawa ng iba't ibang native products. Kaya sa episode na ito, bibisitahin namin ang isa ring barangay sa bayan ng Malinaw. Ito ang Barangay Liloan. Dito matatagpuan ang isa sa mga nagpapatubo at nag-aalaga ng mga kabuti o mushroom. Ito ang Great Farmers Mushroom House na pagmamayari ni Engineer Jerry Yero Iturriaga. Ayon sa kanya, noong 2017 nag-umpisa itong mag-culture ng kabote, simulang tumigil itong magtrabaho sa ibang bansa. Dahil karamihan sa materyales sa pag-aalaga nito ay matatagpuan din sa kanilang barangay. Ang Great Farmers Mushroom House ay nag-start noong 2017. Nang unang-una akong nag-tanim it mushroom. Before ako nag-start it mushroom growing, dati ako nga OFW. Tapos pag-uli na ako niya sa aton sa Aklan, nagpiniino ako kung paalin ako mag-umpisa ito man. Dahil bilang OFW, pagbalik ni mo, hag-start ka gin sa zero. Naisipan na ako ro pagtanom it mushroom dahil abo iya sa aton do mga materials nga pwede naton magamit sa pagpatubo it mushroom. Yaro mga uhot, ro mga daot saging, yaro mga kusot or linagari. So doon ro ako naging matsa basihan para mag-umpisa it mushroom. Noong una, ay nahirapan pa siya ngunit nagporsige itong ituloy sa tulong na rin ng mga natutunan niya sa trainings hanggang umabot na gawin siyang tagapamuno ng Aklan Mushroom Association. Then, nag-start ako at mushroom, nag-training ako, nag-attend ako at training sa Manila 2017. Nakadaywagin niya niya ako nga training dahil gusto gin na ako niya ma-antiguhan ro raya nga proseso or technology at mushroom cultivation, mushroom growing. Pagkatapos naguli ako iya sa Aklan, nag-umpisa ako at pagpatubo, medyo nalisdan ako ay wa ako at mabakan gid at mga binhi, wa ako at mabakan at mga pure culture. So gin akon gid niya gin pursige nga umpisa sa pag-ubra at binhi, at mushroom, mag-antigo gid ako hasta sa pagpatubo at magpakapabunga. 2017, nag-invite man do Department of Agriculture at Aklan nga may andang pa-training under it Agricultural Training Institute or ATI nga kunsiin iya sa aton nga probinsya ro regional office at ATI. So nag-attend ako it andang season long training isang beses kada Domingo, so mga 4 months gid amon nga training natapos. Then after di kato ako nga ni anang napili nga maging presidente at Mushroom Association. So during that time ginturan man kami nanda it paano magproseso it mga mushroom. After ma-harvest, ay pwede nga magaha, bukon yang it ikabaligya nga presko. Ngayon naman, ipapakita niya sa atin ang kanyang mushroom house kung saan dito niya pinapatubo ang mga dekalidad at magagandang kabuti. Araraya raamon niya growing house, kunsiin, di karakitaga patubo ka ato niya mushroom. Raya ro ato niya mature yun na nga bunga it ato niya oyster mushroom, raya ito niya oyster mushroom nga variety. Sa umpisa, bago ra imo maging magbukad na nga rangakap, gaumpisa imo sa atong ginatawag nga pinning stage. Makaraya ro nga umpisa. Makita naton, maintok ang imo nga punsok. Tapos after 3 days, makarayaw ni mo. Then pwede yun dahil naton imo nga i-harvest. Sa pag-harvest naton sa aton niya mushroom, aton imo nga buitan, dika sa anang puno, agaton niya gungion pa tiyogon natin mo. Hasa mabuo gidaan ang ato nga puno. Agot hindi baga makontaminate ra ato niya nga fruiting bag. So aton gid niya dabura ya. Pagka scrape naton karaya nga rang anang pinakapuno it aton niya mushroom, mga after
1 or 2 weeks ga tubo uman ro yun aton nga tawag nga second flushing. Raya anang first flushing dahil second flushing. Ato nya mushroom nga ra maka-harvest kita it mga total it mga tunga sa kilo or mahigit pa depende sa kung paano naton alilaan ro aton nga mushroom. Ro pag ubra it aton nya raya aton nya fruiting bag nga ginatawag. Ro pag ubra kara raya ro aton nga ginagamitan it kusot o pwede man ro mga uhot, ro uhot aton nya gina chop imaw sa maging maintok ag ihalo rato sa aton nya kusot. Pwede man nya puro kusot. Tapos tamna nato nit ato niya binhi it mushroom. Sa pagtanom nato nit binhi it mushroom, mahuyap dahin kita it mga 30 to 40 days. Then, gaumpisaw ni mao it tubo it makaraya. So, total it mga 30 to 40 days bago kita makaharvest, umpisa sa pagtanom sa ato niya fruiting bag. Roaton mat ang binhi, nga ginatawag roaton niya spawn grain, ay it will take another 30 days man bago magtubo. Pero sa rayang proseso, sa pag-harvest naton, mga 30 to 40 days, maka-harvest kita. Ayon kay Itoriaga, may mga mushroom growers din na matatagpuan sa iba't ibang munisipalidad sa Aklan. Tulad ang Bayan ng Banga, Kabeserang Bayan ng Kalibo, Balete, Numansya, Leso at Makato. Karaniwan sa kanyang produkto ay hindi lang ibinabentang presko na kabuti, kundi pinoproseso niya ito na gawing chicharon. Dahil sa kanyang kaalaman sa pagpapatubo at pagproseso ng kabuti, ay nagkandak na rin ito ng mga trainings sa iba't ibang lugar sa Aklan. Makaron ro amon niya association nga ako ro presidente, nagakandak kami it mga trainings sa iba-ibang lugar. Nagkandak kami it tatlong ka-training yon sa Numansya. Nag-training man kami sa Libakaw. Nag-training man kami sa bagong bukas naton nga food terminal sa Kalibo. Nag-training man kami sa Libas sa atong mga sa atong Philippine Army sa andang kampo. Nag-training man kita ito kanda. Tapos na-invite man yani kita mag-train sa Bacolod nga kun si Enro nagdayakaton hayro DSWD National. Gin-train naton ito ro mga focal persons it 4-piece Visayas to Mindanao region. Kaya sa ngayon, sa unang pagkakataon ay nagkaroon din ng training sa kanilang lugar na ang mga partisipante ay ang mga nanay, tatay at mga farm workers. May tema itong Comprehensive Transfer of Technology on Oyster Mushroom Cultivation and Processing kung saan dalawang araw sa production at isang araw sa processing. Ang naturang training ay sa pakikipagtulungan ng opisina ng Municipal Agriculturist ng Malinaw, Agricultural Training Institute Regional Training Center 6, Aklan Mushroom Association, at Great Farmers Mushroom House. Makaron may amon niya processing after it among 2 days nga production training, may amon makaron niya processing training iya. Rayang pa-training nga ra iya sa amon niya baryo, iya sa among Banwat Malinaw ay gin-sponsor da it amon niya Municipal Agriculturist Office. Sandaro nag sponsor para matigay yun raya nga kwan. Raya gin kaangay naman yung mga participants, yung mga taga-iyaman sa amon niya Baryo Liluan ag sa mga kaingod man niya kabaryohan iya sa Malinaw. Ru mga ginagaanan na makaroon raya ro ato niya crispy mushroom, ako man niya gina-share kanda ro ato niya produkto nga ako niya gina-market. May iyaman naga-prepare it mushroom sisig, pickled mushroom or ato niya achara, agro ato niya spring roll nga lumpia nga mushroom. Ro ato mga participants nga rahay, mga may nga nanay, mga tatay man, ay may yaman nga teacher, may lolo, may ato niya mga farmers, may ato niya mga farm workers man. So rayang activity ay pasagamatan ginamon sa amon niya LGU, sa amon niya MAU, nga gintawan kami dahil nga chance nga suportahan ang dara amon niya training makaroon. Ako po si Melrose Panganiban at isa ako sa trainer ng mushroom production and processing. Itong aming right after po ng production natin, syempre hindi natin maiwasan na magkakaroon tayo ng maraming produce. So kailangan lahat po ng aming participants ay matuto rin na i-process yung kanilang mga naipoproduce na mushroom. So ngayon po ay ang tinuro namin sa kanila yung mga basic lang, yung madalas mong kainin. Meron kaming sisig, meron kaming crispy,
meron kaming spring roll, yung nauso ngayon, nakakainin mo siya ng raw ang pagkain, at saka fried na spring roll din. Kasi ang aming crispy mushroom, imbis pong gumamit tayo ng mga chips para sa ating ibang pagkain kagaya ng mga tacos, ay yan na lang po ang gagamitin natin. Ang atin din naman pong sisig ay pwede yun sa fillings kapag gumagawa tayo ng shawarma. Ganun din po ang ating pickles na madalas ay kumakain tayo ng mga blanch na mga gulay. Pwede kasi natin siyang gamitin, isama para meron tayong vegetable salad na meron din ng mushroom. Maliban po doon, yung ginagamit na yung pickled solution natin na na nandun na lahat ng extract ng combination ng mga gulay, ay pwede natin siyang gagawing sausawa ng ating barbecue. Healthy na rin po siya. At pwede rin po siyang pambabad sa ating iba pang pagkain. Kasi ang tinuturo ng Aklan Mushroom Association ng mga process na products is nagko-concentrate po kami doon sa mga gulay na sinasama namin na variety na magiging mataas ang nutrisyon ng ating pagkain. Ang naturang pagsasanay ay malaki namang tulong sa mga partisipante dahil nabigyan sila ng ideya kung paano mag-alaga at magproseso ng kabuti at dagdag umano ito sa income ng bawat pamilya. Yung pagsali namin sa training na to, malaking bagay na naibigay sa amin na especially farmer kami. I myself ay farmer. So, ang mga waste ng sa farming magagamit namin dito sa training na to kasi yung oyster mushroom ay nangangailangan ng mga substrates na galing sa farming makapagbigay ng additional income within the family and then mabigyan pa ng labor yung mga bystanders, yung mga walang trabaho, mga nanay na walang trabaho, mabigyan namin ng trabaho. Nagpapasalamat naman kami sa trainer namin, gaya ni President Engineer Jerry Itoriaga,
And then Kanday Ma'am, ay silang nagbibigay ng talent sa amin. Mga technology according to sa mushroom culture and processing. Nabibili ang mga produkto nila mula sa Liloan Malinaw, sa Bulyo Integrated Farm sa Bayan ng Balete, Aklan State University, Nami Store. Ang iba naman ay dinadala sa ibang bansa ng mga nagbabakasyon ng mga Aklanon. Nagpapasalamat naman ito sa Office of the Provincial Agriculturist na nabigyang pagkakataon na ang kanilang produkto ay may showcase rin sa Bagay Pinamana na matatagpuan sa Bayan ng Kalibo. Patuloy naman sa ngayon ang paghikayat ni Engineer Etoriaga sa mga interesado sa kanilang produkto. Kung gusto nanda mag-communicate ka kung may unang interesado, pwede man mag-message sa ako niya Facebook sa Great Farmers Mushroom House, ato niya page. Tapos pwede man niya mag-message sa ako niya cellphone 0929-838-5540. Ag iya man raamon niya physical nga location, iya mo niya growing house, among growing area, iya sa Barangay Liloan, Malinaw, Aklan. Bilang isa sa mga nagpuprodus ng dekalidad na produkto mula sa kabute, ang Great Farmers Mushroom House sa Bayan ng Malinaw, may tuturi itong napakagandang alternatibong pamamaraan upang gumawa ng mga pagkain na gawa sa organic. Kaya tunay ngang kahanga-hanga na ang produkto natin sa Aklan ay dekalidad at export quality.